Sir, Louie, maaari nyo bang ikwento sa amin? Sige, ano po yung mga nangyari dito? Kasi may bala kami magpagawa ng house. Tapos nakilala siya ng tita ko kasi magpapagawa rin siya. So, sabi niya, kausapin mo rin to. Yun nga, yung adjacent. So, yun, dun kami nag-umpisa. Oo, maganda yung offer nila. Siyempre, tayo magpapagawa kung saan maganda yung offer. Dun tayo. Yes, opo, oo. So, in other words, dun, nagsimula kami pero... lagi silang delayed sa materials. Talagang hirap-hirap mag-follow up. Imagine mo, yung bahay namin is mahigit 2 years in the making. Tapos, dahil sa tagal na materials nila, although may mga tao nandun, pero minsan walang ginagawa dahil walang materials. Tapos, nangyari, sabi niya, ma'am, kunyari may balance pa kami, bigay niyo na lahat para mabilis na natin ilagay mga materials. So kami, binigay na namin halos lahat. Wala nang balanse. So fully paid, kumbaga. Fully paid, yes. Tapos hanggat naiwan na yung, wala na, hindi na namin sila. Tapos nakipag-usap yung asawa kasi naghiwalay sila. Tapos sabi niya, ma'am, kung pwede, tapusin nyo na, tapos i-issuehan namin kayo ng cheque. Pati yung mga tao, kayo na magpasweldo. Oh, wala ha? So sila yung contractor. Oo. Tapos sinasabi nila ngayon, kayo na lang magpatuloy, kayo na magpasweldo sa mga tao na pero, to. Pero huhulugan namin kayo. Oh, ano ganun? Yun na nga kasi, hindi namin maintindihan ngayon. Siyempre kami, gusto namin matapos dahil, gusto mo siyempre matapos yung... Doon ba sa kontrata ninyo, di ba usually pag mga contract, nakalagay naman doon yung duration or kung, yes, baga kung kailan yung completion ng project. 6 to 8 months ang nakalagay sa amin. 6 to 8 months. So obviously, yung sa inyo, overdue. Dalawang taon na, sabi po ninyo. Mahigit, oo. Okay, so kayo po, lahat kayo pare-parehas yung kwento. Iba. Walang nasimulan. Okay, Sir Engelbert, talagang wala. Walang nagawa. Kahit isang poste, wala. Wala. Ganun din po kina ma'am. Okay. So dito, talagang pero nagbayad na kayo. Nakapagbayad po kami ng 30%, bali 1.6, 41,000. Pero wala pong poste. Kahit poste, wala pong nagawa. Okay. At ito po ba, nakakausap nyo pa rin hanggang ngayon? Hindi na po sila nagpapakita. Kaso talagang tinakasan kayo? Yes. Peacing in action. And would you know kung meron pa pong mga ibang kasama ninyo na tinakasan itong inyong, yes, contractor? Madami marami po. Kami, pati OFW po, marami din po. At pati mga OFW, hindi na natutuwa si Congresswoman pag binibiktima nyo yung mga OFW. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Mayque, no? Magandang hapon po. So, Ma'am Mayque, kayo rin po ba ay may karanasan dito sa contractor na inireklamo ngayon? Yes po. Actually, almost fully paid na po kami sa kanila. And meron naman po silang ginawang structure sa bahay. Kaya lang po, nung pina-reassess namin yung ginawa po nila, ang nangyari po is sobrang palpak po lahat ng sukat and sobrang substandard po mga ginamit. Pinutul-putul po nila yung mga parang bakal. So, hindi po talaga siya livable kahit matuloy po yung bahay na ginawa nila. Tapos, iniwan po nila sa kalagitnaan. Let's call it modus nitong inyong contractor, no? So, eto nga po, no? Mga kapatid, meron po silang binigay sa amin ngayon dito na kanilang mga signed contract. It appears naman na parang legit, no? Yung project, no? Legitimate din itong inyong company. Mm-hmm. Pero along the way, okay, after niya makuha yung mga pera, iiwanan na lang kayo basta-basta. And yung ginawa niya sa inyo na sinabi na kayo na lang magpatuloy, kami na lang magbabayad, kayo na rin magbayad sa mga... Huhulugan niya daw kami. Magandang hapon po, yes, Attorney Jerome. Yes po, good afternoon po, sir. Ano na po naggawang action po ng ating NBI? Papuntahin niyo lang po sa amin, sir, para po mapaila natin ang kaso at maimbestigahan po natin. Okay. Kasi sir, ang nakalap nga rin po namin na information, hindi lang po pala sina Ma'am Irene, Sir Louie at yung mga kasamaan po niya sa studio. Kanina, Shari, ang na-mention sa akin, ang dami raw. Talagang nabibiktima po ng mga to. Yes, actually magkano po halos lahat kung susuma... More than 50 people. Magkano na po yung nabayad niyo, sir? Sa akin, 3 million. 3 million, ma'am? 3.5. 1.6 kasi partial pa lang sina ma'am. So, million. Attorney Jerome, yung involved po dito. Na, yes, sir. So, lumalabas kung makikita natin yung presence ng fraud tapos consistent nilang ginagawa itong modus na to, parang syndicated estafa kakalabasan nito. Yes, sir. Tingnan natin, sir, yung mga ebidensya natin at kung pasok naman sa syndicated estafa, sir, mas maganda. Masampahan natin ng syndicated estafa. Opo. So, ma'am,
para maging syndicated yung estafa, kailangan sabay-sabay kayong pumunta, no? Pagsama-samahin nyo para more than 5 yung magiging victims. Okay. Ito, that will qualify it as syndicated. Okay? Compared to just a simple estafa. Adjacent Builder and Development Corporation. Base po sa kanila, ang owner po ba ito? Yes. Si Adrian Balbuena and si Jane Balbuena. Mm-hmm. Mag-asawa ho sila. Saan niyo po sila nakilala po? Yun nga, yung tita ko kasi bumili siya ng lot sa San Valley, Antipolo. Yes, ma'am. Yung ahente niya sa lot, pinakilala to kasi magtatayo nga siyang bahay. So, pinakilala sa tita ko. Pinakilala naman ng tita ko sa akin. Okay po. Kailan niyo po huling nakausap ito pong mag-partner po, ma'am? 2022 ng January. Ano po ang sinasabi po? May mga pinangako po ba na ibibigay pa po nila, tatapusin po nila? Nagbigay sila ng cheque, pero lahat yon account closed. Ako po. Tumalbog. Yes. That is a separate criminal offense. Okay, violation po yan ng ating anti-bouncing checks law. That is a criminal offense, okay? Yes. So, nakasuhan nyo na po ba sila doon? Hindi kasi, according sa lawyer, hindi daw to pwedeng i-BP 22 kasi kailangan daw muna ng notice. Notice of dishonor. Yes. Eh, pero, hindi nyo na mahanap. Hindi na namin sila mahanap. Nagtatago na po. So, tinatakasan din, no, itong BP 22 case na to. So, ayan po, no, nakausap natin si Attorney Jerome. I think nasa linya pa naman si Attorney Jerome. Sir, no, so ang dami palang anggulo na pwede nating i-explore dito sa kaso ni na Sir Louie Glipeño at ni na Irene Perez. Opo, sir. May pick-up license ba ito? May pick-up license po ba ito? Meron. Based po, dun sa sagot nila, parang meron po. May pick-up license po sila. Okay. Sige po. Check na lang po natin. Opo. Oo. So, parang lumalabas ngayon, Attorney Jerome, no? Kasi yung mga license po sa pickup, you can check sa website. Mm-hmm. Oo, para yes, maging yes, security po din po yan sa lahat ng mga gustong magpagawa ng mga any construction, bahay man yan, building or what else, pwede nyo pong i-check para confirm nyo kung legitimate ba, may mga necessary license yung mga mga contractor na yan. And it appears na parang may pickup license nga. So, pero I think, kailangan po nating i-check yon, Sir Jerome, no? I-verify natin. Oh, yes, kasi sir, kung yes, ganito lang din naman yung ginagawa nitong contractor na to, I doubt na dapat meron niyang legitimacy. Oo. Yes, pero dapat matanggalan po sila ng lisensya pag ganito po ang ginagawa nila. Oo, kasi madami pang mabibiktima yan, Sir Attorney Jerome. Yes, po. Opo. Oo. So, Attorney Jerome, lalapit po, no? Ilalapit po namin itong mga complainants natin dyan sa NBI. And I understand, sir, lumapit na rin pala kayo sa CIDG ba? CIDG, yeah. Yes. Sa CIDG. Yes. So, magko-coordinate na lang din si Attorney Jerome. Baka naman kasi may mga fact-finding na rin na ginawa ang ating CIDG para ma-actionan na po agad. Sana sa pinakamabilis na panahon, Attorney Jerome. Yes po, sir. Papuntahin niya lang po, sir. Actionan natin kaagad po yan. Ayan. Action man din to si Attorney Jerome Bomediano. Yes, kaibigan talaga natin yan si Attorney Bomediano. Action agad. So, maraming salamat po, Attorney Bomediano. At magandang hapon po, Attorney. Yes po, good afternoon po. Marami kami nakikita sa group chat namin ng mga naloko kami, no? May group chat kami. Nagtatayo pa sila ng iba't ibang company. So, sige pa rin sila. Iba't ibang company. So, ibig mo sabihin, may mga ginawa silang, yes, let's say, dummy companies, ganon? Yes. Tapos, patuloy pa rin silang kumukuha ng mga clients nila. So, gusto namin sana ma-stop na maloko pa nila yung, marami pa silang malokong iba. Okay. No, yes. Yun no, po yung pinaka-goal namin. Opo. No, when we appreciate that, no, na ganon nga. No, this is for awareness din po sa lahat na maging mas maingat po tayo kasi may mga nagpapakilala dyan na they are able, they have the sufficient machineries, resources, and capital para tapusin ang proyektong ipinangako nila. Mm-hmm. Pero after po matanggap ang inyong mga pera, mga bayad, ay tatakasan lang din naman kayo. No? Mm-hmm. So I think due diligence ang mas kailangan gawin natin dito. And ito, mabuti na lang din at kayo ay may mga written contracts kayo. Mm-hmm. Okay? At na-identify ninyo, alam nyo yung mga pangalan ng mga pwede nating habulin po dito. Okay? So ito, this can be civil, this can be criminal. Actually, may mga warrant na sila. Pero may ano lang, may bail. Nakakapag-bail ba? Pero sila, hindi sila na sumisipot sa... So you mean po, there is an existing case? Yung iba na nag-file separate person. Ah, okay. So may pending na po na mga kaso tong mga to. Kung hindi sila nag-bail po, no, then they should be arrested. Yes. No? Pero they are at large? Yes. Okay.
Oo, so I think i-coordinate na lang din po natin sa ating kapulisan mm-hmm. para kung magkaroon tayo ng lead ng kanilang whereabouts, mm-hmm. ipapahuli natin sila agad. Mm-hmm. Para na din maiwasan natin na may pagpatuloy pa nila kung anumang mga illegalidad na pwede nilang gawin sa mm-hmm. mga biktima, no? Kawawa naman. Mm-hmm. Ma'am Irene and Sir Louie, schedule po natin yung ating pagpunta po sa tanggapan po ni Atty. Bumidiano and alamin din po namin from the CIDG kung ano na po yung nagawa po ng kanilang end na kanilang tanggapan at maaari na rin po nating ilapit sa kanila kung alam niyo lang po kung saan po yung warrant, kung saan po nilabas yung warrant, pwede po nating i-coordinate din po sa CIDG. Kami lang naman ang gusto namin is yung sa akin yung inabono namin, okay na. Yung sister ko kasi kawawa naman, niloan lang nila yung money. Tapos wala siyang nagawa kahit isa. Sana man lang, ano, kung hindi nyo na mababalik, maging ano naman kayo, panagutan nyo yung mga nagawa nyo. Ang gusto ko lang kasi yung, ano, lumate lang yung mundo nila. Tapos yung kapatid niya pa na isa si Alvin Win Gatilio. Kasi ang laki ng perang nakuha nila sa amin eh. Parang, nakikita pa namin sila eh. Minsan, yung kapatid niya, nakikita pa namin nagla-lunch sa magandang restaurant. So, walang nagagawa. Bagong kotse. Okay, okay. At meron pang mga bago silang mga clientele. Yes. Hmm. But ano, iba ang nakapangalan. Iba ang, kunyari, hindi sila yung owner ng company na yon. Okay. Pero sila pa rin yun. Yes. Ganito, Shari, I think we should also contact yung PICAB. Para i-check natin, baka naman kasi they are issuing licenses sa mga ibang companies, no? Sabi nyo, under different names, yes. Pero involving the same persons. Watch out natin to, no? Pantayan natin kasi kaya nga tayo napapublicize yung mga PICAB license contractors na yan para sana maging security sa mga tao na at least meron silang guarantee na ito, legitimate. No, legit itong isang contractor na to, may lisensya sa from PICAB, pwede natin pagkatiwalaan. Yes. Pero kung ganyan lang din naman pala ang nangyayari, na they are being licensed, pero hindi rin naman sila nakakapag accomplish ng kanilang mga ipinangako, then maybe dapat tanggalin na sila sa mga pangalan ng ating mga license o contractor. Na nagtatanong yung mga netizens natin, attorney, ayan po yung... Ayan po sila and yung logo, yung adjacent builder, yun po yung ginagamit nila ngayon. Meron pa sila yung Grandmaster. Grandmaster, meron pa sila isa. Grandmaster. Yun yung pangalan ng company ulit. Bago. Dalawa yun. Grandmaster, okay, tsaka adjacent. Yung sa sister ko, ang contract niya is Grandmaster, pero yung blueprint niya is adjacent. So baka, I'm sure may mga nanonood ngayon na possible na iba pang nabiktima. Opo. Opo. So ayun po ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio and samahan po namin kayo sa office po nila Atty. Bumidiano of NBI. And yung sinasabi niyo po, doon naman po sa waran, pwede po nating i-coordinate din po sa CIDG po. Okay po. Salamat po at magandang hapon po. Okay, thank you so much po. Thank you po. Salamat po. Thank you ma'am.